Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan. So ang Brooklyn Nets ay ang inaasahan na madami bilang ang team na makakalabas sa East noong offseason. Ngunit ngayon nga ay sila ay nasa 10th spot ng East at talagang hindi mahanap ang timpla kahit na full-time na si Kyrie Irving. Ganun pa man, wala kang pakialam si Kevin Durant kung saan pwesto sila bumagsak sa play-in tournament. Maglalaro lang nga daw sila at bahala na kung saan sila bumagsak. Kung sakali nga na malaglag ang Nets sa play-in tournament at hindi sila makapasok sa playoffs, malaking bahid nga ito sa kanyang legacy dahil kung titingnan natin ang lineup ng Nets, talented din nga ito on paper. At hanggang ngayon nga ay hindi pa talaga natin masasabi na nabuhat ni KD ang kanyang team sa championship. Ngunit ito nga mga kaibigan ang good news para sa Brooklyn Nets. Bagamat sila ang nasa 10th seed ngayon, hindi malabo na makuha pa din nila ang 8th spot dahil sa last 4 games sila. Ay tatlo dito ang laban sa mga teams na out na sa agawan ng Pwesto sa play-in tournament o sa madaling sabi ay mga teams na nasa baba ng standings, habang ang Hawks at Hornets naman ay may game pa nga laban sa Miami Heat. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang si Anthony Davis naman ay wala nang nagawa sa press conference kahapon matapos ang talo nila laban sa Denver Nuggets, kundi ang ilatag ang kanyang mga katanungan sa sarili sa pagkakadismaya sa kinalabasan ng kanilang supposed to be super team ngayong season. What could have been umano kung healthy siya? Kung healthy si LeBron, si Kendrick Nunn, ang ganda nga daw tingnan ng lineup nila sa papel. Ngunit hindi daw nila naabot ang kanilang full potential dahil madami ang kanilang players na labas-pasok sa kanilang lineup dahil sa mga injuries. At ang buong mundo nga daw ay gusto silang matalo. Well, tama naman si Davis kung iisipin na hindi nga talaga sila nagkaroon ng chance na mabuo ang chemistry dahil sa injuries. Ganun pa man ay wala nga tayo dyan magagawa dahil part yan ng basketball. At ang tanging magagawa mo nga dyan ay ang magpalakas ng katawan at maging maingat upang maiwasan ito. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang ayon naman sa ESPN ay interesado daw talaga ang Dallas Mavericks na gumawa ng trade para kay Rudy Gobert dahil sa ngayon nga ay talagang nagkakalabuan ng Utah Jazz, especially ang duo ni Gobert at Mitchell. At fun fact lang mga kaibigan, nag-a-average lang si Mitchell ng 2 passes per game kay Gobert ngayong season at hindi yan assist kundi pasa lang mga kaibigan. At kung sakali nga na makuha ng Mavs si Gobert at halos ma-retain lang nila ang kanilang roster, malamang ito nga talaga ang magtutulak sa kanila upang maging legit na championship contender. Dahil nakikita naman natin kung ano ang kayang gawin ni Doncic sa kanyang mga center. Si Dwight Powell nga ay napapadami ang puntos dahil sa mga lob pass ni Luka. Ganun din si Mike Toby ng Slovenia National Team. Kaya naman si Gobert ay tiyak na aangat ang kanyang mga stats dahil sa mga pick and roll plays ng Mavs involving Luka Doncic. Dahil si Doncic nga mga kaibigan ay meron siyang mala Chris Paul effect na kaya niyang bigyan ng madaming punto sa mga center. Katulad ng ginawa ni Chris Paul kay DeAndre Jordan, Tyson Chandler, Clint Capella, DeAndre Jordan, Bismack Biyombo at iba pa. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay magandang fit si Rudy Gobert sa Dallas Mavericks? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po!